Okay, good morning again. Kanina ako matunaskutan na ano, kanasang ito pag keep the church holy, perfect, sa pato. And one thing na makadestroy ato, na objective, is, hindi siya, fake religious leaders. So, kung ito patayan, kana kung willing ta, or we want to be able to, katong panuta na lang, kakuha ta o pagdaig sa Ginoo, rather than comments na negative gikan sa Ginoo. Okay, so, hindi siyang beware of false religious leaders, hindi na siya ako-ako lang. No? Even Christ and the apostles na nagsigil po warning mga kayo tumadani. So, atong pagkaroon, outline, course of introduction. First thing that aron ta makabantay ang fake religious leaders, we have to familiarize ourselves first sa scriptures. Ha? Pag-lisab ng tao, identify kung what type of familiarization sa scriptures. And then, next, we have to assess the selfish motives of the leaders. So, may lagi yung natinguha. And then, next, know the leaders by observing their fruit. Next, it simplify real leadership to expose them. Kung makakita mong tinuray na leadership, gawas na ginaang makita ninyo makontrast. Kung wala gani yung leadership mamakita, hindi makita sa tao sa kunun sa false na leadership. And of course, our atong perspective. So, sa akin nga binin ha, si Christ, usagin na siya sa Brit Balik. I'll just take one, okay, ni siya Matthew 7. Matthew 24, yung siya, many false prophets, false Christ will come. Ha? So, kipapantay ito niya. So, according to Christ, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. So, again, si Kristo naghahat tayo mangno ani sa iyang mga listeners. And we have to cascade this sa kanisya kay mangno diripod sa ato ng mga church members. Then, for example, kini si John Pot, John the Apostle. Sabi lang, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God. So, dilinitan na niyong makita ng maragmayo, iya sa Ginoo. No? We have to test kung iya ba siya sa Ginoo. Because many false prophets have gone out into the world. So, panahon pa lang sa mga apostles, kanina, gawarning si Kristo. No? Pagbiyaan ng Kristo, nagwarning po ng mga apostles. And then, dililang kayo, will come out. Pati siya, many false prophets have gone out into the world. Panahon pa nila na ano na? Kung panahon sa mga apostles na ano na, karoon pa ka? Na itong ano na? No? Next, si Peter. But there were also false prophets among the people. So, posibleng gawa sa church. Even as there are many false teachers among you. So, take note that ang church is not spared from false leaders. Ang leader at ito pag generic, no? That can be false prophets, false teachers. So, yun na, there will be false teachers, plural, among you. So, pwede nga, maybe in our group, wala tayong mga prophets. Ang uban na, mga sila mga prophets, no? But, ang ato pong batayan, what type prophets, what type false prophets. Yeah? Pero kung wala ta ng mga prophets, most likely arita na ito sa false teachers. Nya, yeah, yun niya, sa una, grabe, no? Ang ilang dadaw mo nag secretly, so nilita kahalata, kay secret man. Unya, destructive heresies. So, mga, ano, destructive din na siya, makadaot. Ang uban din sa una, panahon pa sa mga, panahon pa sa puso, sa mga ting, hardware. Plural. Anak plural at the same time, past. Kasi sa una pa, buhay pa mga apostles, doon na na ganun i-deny sa Ginoo. O sa pagkakaroon, no? I-deny nila ang Ginoo. Who put them and bring on them swift destruction. So, hindi maayo ang iyan, hindi maayo ang ipikto sila pagkada doon. Nga, dali, next. Therefore, take heed to yourselves. So, si Pablo, kanina, nakita tag-warning ni Christ, yan, tatay, gisigutan si John the Baptist, John the Apostle, si Peter, si Paul. Ingon na po ni Paul, magpantay ka mo sa inyong kagalingon. Isa'y gisuntihan na ni,
And then yourself direct or you take no? Ang mga elders of the church na siya, leaders of the church. Hoy ang ipabantay sa kagalingon. Yeah? Take it to yourselves and to all the flock. Sabing flock, kita ang mga church members. Among which the Holy Spirit has made you overseers. So katong mga leaders, elders, hindi mo silang magbalantay. So nga nung bantayan man, kung hindi na kinahalag bantayan. Diba? Kung once able to save, hindi mata kinahalag bantayan. Pero hindi mo nang mga magbalantay niya to shepherd the church of God which he purchased with his own blood. So makita na ito, napakaunon po nila. So bantayan nila kagalingon, hindi lang kagalingon, ingon man ang mga members. Na, mana daw? Turaino! So, kinilingin ni Pablo doon, sayang pa na ang hinagina nga, daghang mugawas after my departure. Sabi ng Swolds, so, katong may have wolf, pero it ships clothing. Yung niya, we'll come in among you. So, posible ngayang isigutan among you, inyo, kamo mismo. Not sparing the flock. So, niligay mga, kano, mga kanang murabagi, mahimisik ang kanyang flock. Ita tanan, vulnerable ta. Kana kung dili ka magbantay. No? Otherwise, dili na siya magpahimang noon eh. Next, also from among yourselves. Sige, klaro na yun. So, kamo mismo. So, posible nga yung among you, katong mga among the congregations of the Church of, Churches of Christ, or sila mismo nga katong, nilang idala, no? Na na-present sila itong atang time nga nag-meeting si Paul with them. From among yourselves, men will rise up speaking perverse things to draw away the disciples after themselves. So, doon ay mamira. Waon na sa existing congregation. Dato nila sa ilahang grupo ng limaw. Next, therefore watch. No, busa magbantay. Nung dumi, for 3 years, sulod sa tulok at tuwid, wako'y hunong sa pag, palimangno. Gabi o adlaw with thirst. So, ayun, makita ninyo ba ang emphasis ni Paul? Every night and day. Ato gani, Sunday na gani. Sabi mo, reklamo pa ta. So, ini siya every day. For 3 years, sige siya, palimangno. That's how kan ba? Kanang dangerous pa. Nga, sad to say again, many preachers now, they don't care. Wala lang. No? Kanya kung mukhir ka, muna again, ikaw na yung makuntrahan. But we have to be right, Paul. No? We know Paul, huwag niya siya yung mga daotang motivos kinabuhi. Ang yari niya, the salvation of souls also. Yan yung give up yung position, is it high-ranking official or known na parishes, kuhon lang sa pag-serve na kay Christ. Okay, so, ayun, nakita na ito sa introduction niya, ang warning na agad kanunay. So, niya, nang itabo na ni siya during the time of the apostles, all the more karon na may tabo na wala mga apostles. So, all the more na kita magbantay. Kaya, dito mo, relax kay, di man ta, secret man sila. Di man ta kabantay kay, tingin ni Kristo, mura mo po ni siya ship. No? So, anyway, namatay Father did ask about the katong ship. No? So, patuloy diliusa or different. So next, ang first item na to, aron ta maka-identify, first, you have to familiarize first the scriptures. Tatay example na eh. Sa una, dito ni Sanita Boss Medellin, ha? Ay, pastor dito, tagiag-iskilahan. Kaya masige kita na itong pag-isoko nito, Brother Henry. Inikita lang, istoryas lang. Nikabot sa ako, may inventor si Brother Henry. Brad, pariho na mag-in nato, Brad. Pariho mo na nato, lahi lagi. Kaya, di man ako, hindi niya po niya makonvince, ka lahi ra. Next time na sad, nakita na po sila. Oh, he's going to have a baptism. Pariho na mag-in nato, Brad. Ako, lahi lagi. Oh, sige, di mo lahi. Oh, later on, tanawa. Nagsimba na dyan sa Mahawak, wala pa ng building sa Mahawak. Open space pa to. Daghan ka ito, manimbaso na, maglapil ko ito kay mga 100, mga kaya so 100 plus. Ang Bible study, si Brad Joseph Barrios ang nagdala. Niya yung emphasize, sa kanyang pitang usaw, pagluwa sa tao. Niya katong pastor niya atin. So, kay Bible study man, ako ni comment ko, pero akong reinforce lang ba? Yan ang hangyo man nga mo, pwede ba daw siya istorya? Kaya lang, may study ko na, hindi mo pinapa-istorya ako. Ha? So, pag-istorya niya, so yung buhat, yan mga mag-atake nga, out of context daw itong ako, ito akong itudlo para na kumutos mga Judiyo. Si Pablo, kay para sa mga Gentiles, wala magtudlo, bautismo. Mugin na yung dibasay. Kaya, wala na kumuribat kay
kuan naman kana sa nang mutaas naman po ni at the same time kun mga naminaw nakastudy naman ako kung pantira kay ko nga din niya madala tong yang ako out of context noon pag human ato sa worship ingon ni brother ah lahi di ay ko kanong pero kung ngon ni mo nga di lahi gina no kay kasi nakita una ko familiar sa scripture dali na kay mga pinpoint niyo kibaw ka ka kini siya another problema ni another na teaching siya problema ni so muna ang importante gyud ang familiarization ato sa scriptures aron maka-identify ta kung kana sila nga tao kana nag-lead diha for example diha ba Dios kino di ba unya another aside from that atong familiarize og mapamilyar ta sa scripture nga dili basta basta ang relax na kayo because we are saved by grace katanawa diri sa Bible ato ganina nagiya naman to no iniwan ko no nga dili nagpabilin sa teaching ni Christ walay Dios kung naglapas. So knowing this, dapat ato na i-apply. Kasi sila din yung ma-apply. Kita na ito nga, dili sila pariyo. Diba? Dili sila pariyo. Ano man? Para na, okay naman. But dire, klaro man ang tulos ni John. Na katong magala, dili magpabilin sa pagtulunan ni Kristo o naglapas ng walay Diyos. Pero katong nagpabilin, o kato lang nagpabilin tulos sa pagtulunan, maoy na ang both Father the Son. So kung dili sila magtuluan eh, hindi lahi sila. Hindi sila mo care kung wala nang ilaki, basta mudaghan. Mura ila, basta mudaghan. Pero sa ato, may man ang mudaghan, pero pinuntante yun nga, kalag maluwas yun. No? Bahala ka may rata. Anyway, kare, klaro man o. Kanihagi, yun siya punin sa ato may study. If anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him in your house or even greet him. For whoever greets him, shares in his evil works. Sa ako nag-emphasize kanina, so may nakadautan ng manuktok sa itong mga puntahan. Like Abel, mga tagbasahon, religious materials, nag-invite for Bible study. We don't think of them as evildoers. Pero, kung traon itong susihan itong familiar as Bible, paro kayo nga evildoers sa mata sino. Ano man, they are leading the people to their false doctrines, hindi makapalangit. Remember to avoid the place of torment, kinanglan, naminaw ta sa scriptures. Kung nila scriptures ang ilang itudlo, for example, kung hatag sila ang basahon, niya ilang itudlo, wala impirno. Ah, kana nga, kan, common lang kayo na. So, kung tulang wala impirno, so, ayah, hindi kayong yawa, kay, kahit yun eh, wala impirno. Aray mo na ako niya. So, kita, itong lahi sila. So, masuko ang ginawa na, because dili scripture lang paminawan, kundi ilahang doktrina sa mga religious group. Dere, ganina, nisikutan ng tujapon eh, no? Kadili ang tanan, mutawag, Ginoo, Ginoo, makasulod sa pinarisalayan, God ko lang, nagbuha sa kabubutong sa mar. Kunya, na-discuss na po ni nato, nga, daghan, nili kay gamay lang ang reklamo during the judgment day. Na? Kaya sa Ginoo, di ba, nagsangyaw mismo nga lang, cast out demons in your name, dominated sa power in your name, pero ang deklarasyon sa Ginoo, I never know you go away, from me, you evildoers. So, dili ta maguna-una aron, di ba? Kung di ka familiar sa scripture, di ka maguna-una nga dautan na sila. Because you do not know the scriptures. Pero kay baba scriptures, kibaw ka dautan, ano ba? Nagkatong ninyo. Lahi lang itudlo, dili yas Bible, niya kibaw kita nga to avoid the place of torment, tinanglan, naminaw punta sa scriptures according to Christ, ha? Atro lang itong story niya sa parable of the parable ba? Or basta story about Lazarus and the rich man. Karo dito nga, to avoid the place of torment is to listen to the scriptures. Kung hindi scriptures na ang ilang itudlo, hindi ka wala impirno, for example, then ang ilang ipaminaw ang iya sa tao, and that will not make us reach the place of Abraham, but to the place of rich man, nga nag-antos. Muna may tabo sa mga tao nga dili magpan, dili mo, dili siya pagba, kana siyang, muna na, evildoers, isan pa nagwali in Jesus' name. Nag-cast out demons in Jesus' name. Ang atong thinking manood, gamit ang alam sa Ginoo, dili na siya nga na mag-exor. Gani, kung saan makapa-evil doers na, wala ito na matupag kanina sa atong Bible study. Ako reserve the rate kaya dari. Every word of God is proves true or sa one version, flawless, perfect. Yun na, do not add to his words. Ayaw dugangi ang pulong or else he will rebuke you and you'll be found a liar. So, ang makapadautan sa usa ka tawo magwali in Jesus' name,
kanang dugangan ang pulo sino. Usbon, balihon ang pulo sino. Ano man, mahibo kang liar. So, kibawag kita sa pa yung liars, di ba? Liars go to hell. Ah. So, kung liars go to hell, sa may metabo, email din sila. No? Despite na nag-duhulpan sila, nag-pudlo sila in Jesus' name. So, common ka na karoon nga, lagi, say by faith alone, for example, na abras Bible. Na faith alone sa Bible, but not by faith alone. Oh. So, gibalin nila. But, kita nga dito familiar sa scriptures, no? If you are not familiar with the scriptures, then, di kita kabantay. Diba? Kung hindi kita familiar sa scriptures. Una nga, first is to, you have to familiarize first the scriptures. Ano ang tama kabantay sa mga false religious leaders, false teachers, or false prophets. Okay? So, I hope nakita na ito na di ang exam. So, next na itong point is, assess the selfish motives of the leaders. Kana, reason ni siya, no? Kaya siya, maligsan gini mo ang tao na gini mayo motivo. No? Ako, experience ko na ako. I trust someone, kaya inilakay siya among the churches of Christ. Whatever he said, two ura you go. To the extent nga, muto ko sa, nakain ko nga, ala, ano na yan ang usap ko yung sulti? May ang sulti. Pero lahat yan, hindi yan tinuod. You will know them kung nagkauba na mo. Yan naman magkaila. For several years, trust kay kunya, idolized na to siya. Kunya, one day, nag-uban me. Nakita na, oh, grabe man yung mamaka. Hila ko ito biya. Tagan pa, no? Taas kay istorya ko na ito himoon. So, I have to stand. Huh? Go against you, kunya. Go against you, kunya. Okay, naipay ko yung ubang kauban nito, ito sa North Vitabo. Ako is naging challenge, yun ko. Anong gabi eh. Kay mahadlok man sila, kay mapuplag support, anong very influential ba? Na kung supak-supak ka, pwede ka mapuplag support, kay paan kayo? Tangan kayo? Karon, pagka para to, hadlok sila, muuli na. Mupagini pagkabugyo, magdugay, mabalik na. Ako naging challenge. Yun ko, kato akong ingon niyo niya, akong gibuha. Kusa ba to? Maayo tog motive, dili. Kung dili, gaya ko ninyo. Yun siya, maayo man to kuya. Ikaw kumayo, bubarog ta. Ano man, siya giila sa Church of Christ, nga na siya. What happens kung may bawal na sa mga tao? All the churches of Christ will be discredited. Dako kay kaulawan sa Church of Christ. Muna nga, ano ta po, bangga din eh. Yang anak, ako ginan, dapat bangga din mismong papa. Ako siya ginan, ako, bangga ko. Until ano, what you gonna give in? No? Kaya again, sa ako na yung kanina, ako, na yung magmudaganta, pero dili na mo yung aim na magmudaganta niya na yung itong purpose. Atong purpose is para ma-save ang tao. Salvation of souls. No? Kaya sa ako na yung na, kumudagan manimba rin, that's the translate to in single centavo. Huwag mo kong magdawat. Oh. Kumita ang sad ba nga, dagan kayong mga fans sa akin, kung paro ka sakto, dagan mong liksan. Dahan kayo mo go against me, magtigong na po sila, atos na maminaw pa sa lain, pilahan na ng problema. Because I know, wa ko ilang motive except for salvation of souls. Okay na akong gano'n, wa ko mag-apply sa kwarta because again, nagtrabaho ko, wala ko yung nag-hago ko sa church without any single-sintabo. No? So, una nga, we have to stand. No? So, muna nga, usahin sa hindi kita kabantay kasi maayon mong istorya ko. Until such time, nagkuyog na mo, dihan na mo makita ang ihang ba, dihan mo ma-assess. No, ang kanang ihang true nature ba. Okay, next, arita sa itong ka, kasi mga examples. No? Recording lang sa Bible, na some people preach nga niya out of envy. Ngayon, mga sinasuya lang. Ha? Ang rabisikat to siya, kay nagwali siya. Ha? So, buwali po. Kasi pa, rivalry. Pakikompetensya lang. In other words, pasikatay na. No? Sikat na to, pasikat mo po. So, dili na mao ang sakto na preacher. Sabi ko, ang upang ko no others from goodwill. Nagyahag yung kinakabukod, yung may kabukod. Kunya, the latter, referring to katong nagbuhat ng goodwill, out of love na siya. In other words, may trabaho siya mayo.
By the way, you have to be kana tanang ipatod ng propagandist. I'm not against support. Kinanglan mo ginang support. Kita ka support din magani. Pero kung mugawas na gani nga para lang mas ma-please ang supporter, bubuhat o dili maayo, that's wrong. That's wrong. So, why di man sa'yo itong support? Di man nasa sa'yo. As long as sakto ang imong tipo sa inyong paglagad, kinanglan na nyo to sustain nyo. Pero kung lain na, maghimunag mga ang sapadiha para lang nindot ang report, para nindot ang support, hindi ko mo, hindi ko mo tolerate na. Anyway, so rin, no? Out of love lang, aware that I am here for the defense of the gospel, so si Pablo na biktima ni. And the former, itong mga words out of envy or rivalry, proclaim Christ out of selfish ambition. So may itong susihon, i-detect na itong isa. No? Ang mga selfish motives sila ba? So niya, not from pure motives. Yeah, kaya ipakapena lang siya, thinking that they will cause me trouble in my imprisonment. Kaya si Pablo, na-priso siya again for doing something. Yeah, i-accuse mo kung ka. So, tinarong ka naman yung mga accusations niya po si Christ, ganit pinakatarong mo gito, walang ilahin mo labaw buhay Christ, i-accuse mo ganit, sa pagka kita magtinarong ta, si tao lamang, di ba? So may tabo, yun na. Anyway, so abire, lahat na po. Another one, so another thing, hingon ni Pablo. Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you learned and avoided. So doon na yung upang magsupak mas doktrina for the sake of money. Okay. Sorry, na hindi ko lako support rin niya. Kung itulog mo, ako lako ka. So na yung mga preachers niya na nga ay upang ganun, nga sagtan, dawako niya na, lalain na duhan na lang ginda para lang for the support. So dili niya siya mao. Anyway, so, tingnan niya, bandayanan niyo, i-awag ni Pablo, katong nagtulog supak na sa doktrina, nga ilang nakatunan, niya ibigayan. For those who are such, do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly. So, muna yung term na ko na, Christian. Kung di man Christian, ato in English, ministry, dilit ministry. Na? So, nahingana agad. So, of course, naghana sa denominations, but the Church of Christ is not accepted. I would say, I know. So, managkaro historian, I know. Anyway, ang one by smooth words and flattering speech deceive the hearts of the simple. So, muna yung sasaya kami ito, no? Mayo mga, kanisya mga, may kemisturya, no, di kakabantay yun nga, something is wrong. Unless, familiar kayo ka sa scriptures, kung siya kinabuhat niya, nakaupan mo siya, nakita mo siya ang sabihin motive sa iyang pagka-leader, then di pa niyo makita yun kung unsa siya. Kini, yun ni Kato ganina Peter, no? Ato namin nabasa ganina sa introduction, ipadayon na lang ito sa verse 2 and 3. No? Ato naman yung nabasa kanina sa introduction. Sa 2 and 3, and many will follow their destructive ways. So, dili gamay lang ang sunod, bantay tatagan. Daghan ang musunod silang destructive ways because of whom the way of truth will be blasphemed. So ang sakto na noon, mauna yung mapasipadaan, mauna na yung bati ang sakto, babalik. By covetousness, kung saan yung covetousness? Greed. So may mood na nag-money. Okay? They will exploit you and with deceptive words. For a long time, their judgment has not been idle and their destruction has not slumbered. So makita na to nga daghana sila kunya ang magmotivate nila ang ilang greed. Okay? So posible nga usa na sa pa no kanang greed. Pero na pay other aspects na. Na pay other aspects nga ilang kinuha. Ha? Pwede nga wala sila rin after sa kining money but they might be after sa I wrote to the church but Diotrephes who loves to have the preeminence among them does not receive it. Kanang loving the preeminence. Kanang gusto siya isikat. Ha? Siya mo eh. Kaya, dilit man siguro, ang uban po, may uban na, it's just purely. Parang kanang siya siya dahigon. Siya isikat. Ha? Siya ay murag, labaw. Una yan, ganahan. Pwede po, na kwarta, or, o gato. Pwede siya na kwarta lang. So, pwede niyo makumpay na siya. So, dire, muna itong bantayanan. Okay? Isod na ito ni siyang mga bad. Sa kanyang kanya, you will only know them kung nagkuyog-kuyog na mo.
sa face, sa kanang atubang-tubang na nato, medyo, sometimes makabantay ka, but sometimes dili. Ha? But, kung makita na to, nga dili mao ilang motives, ha? Just like sa akong experience, we have to stand for the truth. We have to stand for God. Ito akong prinsipyo, we have to fear God rather than men. O na, adlock sa tao, ayaw, adlock ta sa Ginoo. Third part, no, aron ta makabantay kung unsa ning mga false religious leaders or fake nga religious leaders, know the leaders by observing the fruit. So, asa na fruit? So, daghang mga definition of fruit. No? Pero, siguro, obvious siguro na, kung saan makita ni mo, ha? Unsay effect, for example, pamilya sa leader, sa may yantan, unsay epekto ba? So, yun ni Christ rin, listen to siya because it's a beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. So, dili ni mo mabantayan kay sheep's clothing man. Righteous mong siya tanawin. Huh? Or, kung tanawin ni mong quality sa sheep, so, sa itong term na soft spoken. Di ba? Kaya ang sheep, dili mo na mo mutiabag bayo. Huh? Unlike kanding. Ang kanding, grabe kayo na siya mga huh? So, yan na, di ka kabantay. Nga soft spoken kayo siya, di ka kita, di ka kasuspect nga something is wrong. But tingnan nyo ni Christ, you will know them by their fruits. Yung example niya, grapes ba, mapuros out of thorns? Ang figs ba, magigal sa kanang masampinit? Dili man. So, muna ipakita ninyo ka na, observahan ko na ninyo, pwede rin ako makita ang bunga. Gani, yung isa pa rin, no? In the same way, every good tree bears good fruit, but bad tree bad fruit. Okay? A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. So, atong ka na, atong ko na ipot yung proper context na. Because some people might say nga, baka ko may neighbor. Now, there are two different things. No? Kumuhin ka nga, imong na-Christian ka, dagko na imong anak. Ako na, nabayon naman yung akisyon na, no? Christian na, dagko na imong anak. Nga, dili ni mo madala imong mga anak. Siyempre, dukay, dako na po na sila, listen po na sila i-convert. Mabitaw nga, train up a child in the way that he should go, di ba? Kung dagko na, nga, na-Christian ka, dagko na, mag-listen yung anak, but we just hope hopefully, ang word of God will continue to work, no? Kaya, with the prayer and so on. Hopefully, ma-transform ng imong mga anak. But it's a different thing kung Christian na ka, niya ka ng anak. Because expected nga you will train. Ikaw, guided naman ka, Christian naman ka. Or, na-Christian ka, pero yung mga bata, kung magkupan na tao. Siyempre, ilang madakaan na na-upgrade sa posible ang Christian yung mga values and so on. Oh, nya. Muna yung situation, pagkabuksakan, pati nga po ipangbuhat sa mga anak, for example. Diba, it's a fruit. Makita na ito nga, nga dili maayo. So, usa na sa atong tanaw. Again, I'm saying, mga, kato pwede man yun nga, na Christian ka, nga dagko ni mong mga anak, pag-listen na ka o, convince nila. No, labi na ako nakita sa atong mga anak na hindi lahat nagkinabuhi sa una, na-discourage na, niya, karoon, mag-Christian na tao, mawana ka na ang upang mga anak na. So, hindi na siya, hindi na siya nga may ito gumigirin. Ang sayo ang God is, lihat yun siya na tao, nagdako ni mo, o niya, nagpabadlong. Ah, nagpabadlong. O na yung usa sa aktiva ilang ito niya. Kaya nga nire, kung good tree ka, malamang good fruit yun din mong ma-produce. Ah, so, ano yung klaro na siya, na, diha, makita na to. So, hindi siya na, for example, ikaw, for example, leader ka, niya, gusto ka mamakak, tanawa ko ng mga anak. Kung mga anak na nagtubo, patapitang nagtubo din sa Christian faith, supposedly ba? Gusto ko ng mga so that's a reflection sa leader. So again, akong ginawa na rin, lahi din siya ng situation sa naanad kong makak yung pamilya, usapan na Christian, ang mga ginikanan, o ba, ano ba? Listen, ang transformation kambiya. Kaya litigyo, dali-dali. Ha? Sad ba kayo dito sa kanpot sa dito sa Laray sa una? Kaya bago na Christian, yeah, ang padlungon nga pagkaubahe ba? Kaya yung bago bang Christian, ay tindi siya nga magawas itong karaan. Diba? Kaya ang bago, 45 years old ako siya ato. Ngayon, ilan na yung iblame ng church?
Bago pa nga na Christian, without knowing nga nagtubo na sa life faith for 44 years. Okay, 45 na gusto na Christian. Yung ako pa'y 1 year ganda sa Christianity. So, ang tanas tao, balig ka na. Bati lang tanaw, ang church may nabati. Ganun pa, mo pa'y pagsuod sa church. Yan, nagdako na sa lahing church. Diba? So, ang i-blame nila, katong nasa katong una. Diba? Anyway. Ganun, mag-apo na siya. Hindi ni Kristo na siya, you shall know them by their fruits. Kung sa may lain pang timaila na to, aron na to siya makabantay taong silang mabuti ko. Nata example, si Kristo, sabi niyo, mga nag-reset ka na ka, wala naging makatupong yan. Even, not even Paul. Surpass or can equal sa unsagil ka pa ni Kristo, kay Diyos doon siya. Yeah? But even then, biktima si Kristo. Tanawa din eh. Tinay mga scribes and Pharisees, nagdalag babae, huwag ko daw in adultery. So, batake pa ako kung pinood o dili. But anyway, nasakpan niyo ko nung ipaparog sa ilang tubangan. And they said to him, ang him there is Christ. Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. So, tingin nila, next. Now, in the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? So, ilang gadala sa babae, ilang ipabato ni Kristo, ipangutanas Kristo. Ano yung purpose nila? Ayaw tugmupi, dili. And that they said this to test him. So that he might have some charge to bring against him. Pero si Kristo, wala lang. Patuloy nga lang, sulat, sehenkan. So doon nakita na ito, nausa sa kinaiya, muna. Pangitaan, regid ka o sayok. Mangita, regid siya sayok. Kini, naghatag ka. Para lang yun, nakita ko sila something to charge against him. So kung si Kristo, biktima na, kita pa ka, dili, kung kita mo baro sa maturan. So expected yun na. Una nga, kung nili ka, musalit yun o, mudawag yun ka. Hindi na kang padayas mong pag-Kristyano. Hindi na kang padayang pag-lead. Okay. Tanong yun. Makita po mo yun na. You can like it or not. Makita po na siya. Anyway, next. Dere. Sakto niya, scribes and Pharisees. Dere, chief priests and scribes. Nakita sila dere, nakita nila nga mga dagang kayong may yung ibuhat ni Kristo. So, wonderful things na, pero wala sila malipay. Then, the children crying out of the temple area, saying, masana, masana, dere. Ganito mo, they were indignant. So, ako nang itawag suyaon. Masuya, malain, kung si Kristo biday, siya sila wala. So, sana sa atong bagayan, mga leaders kanyang masuya, kay maayo siya, kana something is wrong. Ako, karuhay lang, kamo, dugay-dugay nagpamina mo ako. I would say, dili ko may istorya. Ay, mas daghan may istorya ko ba itong mga nag-presidery. Dili ko mo deny na. Appreciate ko sila. Pero wala ko may nga, din ako ni pa-istorya ako, kaya mag-labuan ko. Di ba? Kung gusto ka musika, ikaw nalang tanan. Ako, mapugusto lang ako tanan, kaya na wala na yung time upan. Pero, as much as possible, akong gidistribute para matrain mo, mamikyo sa inyong mga talents. Kung preeminence na itong gusto, oo na ka na may, ako, kaya kung makita mo, na maayo mo, kaya nako, makita kung di ko maayo. Kung ako rosa na, ako may makita nga, labaw pa na ako, di ba? So, kaya na nga, kung tao gani, nag-lead nga, kana mo raw insecure, nga gamay nga kan suya, na naigiday, galain, isunapin na nga ikson. Si Kristo, biktima sa dana. Okay? So, ato na siyang nanaon. So, naigo nung lang ni Kristo, kaya siya, do you know what these are saying? He said to them, yes. Have you never read? So, naigo sila, wag mo magkabasa, Christ quoted the book of Psalms. Okay? So, that's the scribes, the chief priests and the scribes, na saan? Lying case, si Kristo, the same chapter, no? He, there is Christ, entered the temple, the chief priests and the elders of the people came to him as he was teaching, and said, by what authority are you doing these things? Who gave you this authority? So, say, kusina na yung pagka-credibility, na, yung credibility. So, muna siya, wala siya ka-graduate to Bible school. Nga na nga mga, ano, ilang thinking ba? You know, what is needed in the Lord's work, kingdom is the heart.
Bisa gua kay grado. If you allow God to if you really want to serve God, pwede. Remember the apostles. Kasi trabaho nila. They were not lawyers. Oh, most of them were fishermen. Pangingisda lang. Oh, wala pa yung Bible school itong panahon na. Wala yung seminary. Oh, pero kung heart name mo, imong ihatas, you know, oh, wala kailangang motibo kundi pagtabang sa katiksunan. Kung saksi, buwanin ka. Saksi ka. You don't have to be a good speaker. Like Paul, hindi mo siya eloquent speaker. Pero dako kaysa gahimo. Diba? Paul was not, lamang na sa Corinthians, admit mo siya, hindi siya eloquent speaker. No? Buwan to siya nag-hadlock pagani. But, dako kaysa gahimo. Because nagpagamit siya sa Ginoo. So, mo rin natin yung pinaka-elemento. Magpagamit ka sa Ginoo. And then, kung na magsinaya ay ta, kung sikat siya, something is wrong with that. Dili na siya ang katong usa na sa mga fruits sa tumabantayan. Uy, masuya man siya. Kana questionable ang iyang pagka-leader. So, last point na to is ini, exemplify real leadership to expose them. Kung wala mo exemplify, tanos tao pareho ra mga nakana, mga norm. Pero kung naay mo stand out, mo speak, na exemplify, ang tendency is makita nilang distinction. Uy, tingnan nila ni. Ano nga naman sila? Diba? So, nabatay biblical basis na. In Christ, and this is the condemnation, that the light has come into the world. And men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone practicing evil hates the light, and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. So, diyan, no? Si Kristo, mutong sige siya ma-utrahan. Kaya naman, he is the light. Pagkaroon niya, daghang na-expose. Even ang mga traditions, di ba? Matthew 15, condemn niya. No? And yung Ginoon, yung nani, honor your father and so on, what you say? Di ba? Yan siya, in vain do the worship may teaching us doctrines human. So si Kristo, nakutrahan niya siya. Kaya sa iyang pagpakita as light, ang pinaghimog dautan, na-expose man. Kung wala si Kristo, maorbitan na nila. Yung Pharisees, scribes, and so on. Ano pa rin? But when Christ came, kontrahan sila. Even Paul, open na. Kay nilahi na siya sa mga Jews, for example, mga Israelites. So, kontrahan din siya. So, muna may tabo na ito, mga eksunan. No? Kung barog ta, eksimplify ta sakto, taghang mukuntra na ito. And I hope, hindi na mo sayo sa mukuntra. Kay delikado. Next. And then, muna yung example, no? Now the chief priest, the whole council, was looking for false testimony against Jesus so that he might put him to death. So, dito, makita na ito, no? Mangita din sila, og mga, looking for false testimony against Jesus, nagkita sa daghang mga false witness. Muna yung buhato sa mga tao mo against sa imo. Si Kristo, again, muna yung pinaka-pandid na teacher, pero biktima siya. Kita expected yung mabiktima po tayo. Yeah, makita na ito nature sa ilang buhaton. Mangita sa lag falls. Ato sila manguhag ng information sa mga tao ni kontrani mo. Kaya naman, di lang minahari mo kay, siyempre, masuya. So, di lang minahari mo. Kinangita mga negative info. Yeah, siyempre, kontra ko tunin mo, negative pinamadabot sila. But, okay lang. Padayon lang kita. Di lang tamo nung anak because even Christ himself was a victim. Nakita na ito rin, ha? Ngawagin siya ay nangita sa lag mo hatag false testimony against Christ, aron siya mapatay, he found not. Though many false witness came forward, at last two came forward and said, this fellow said, I am able to destroy the temple of God and to build it in 3 days. So, umana na, ano to? Ilan ang mapatay kayo? So, tira na, so on. So, kung magtinarong ka, ang ilang buhaton is false accusation again. Una, kanuna ilang buhaton, false accusation. I hope dito pa dahil sa false accusation because that's the work of the enemy. And I hope rin tayo sa work of God. Kaya, sa panahon ni Pablo, mapugya po yung tapo, no? Sa diyan, nagwali si Pablo about Christ. Doon ay, kung saan eh, dito niya sa Corinth, dito po, no? Doon ay na-persuaded, doon ay nadala.
nga a great number of devout Greeks and not a few of the leading women joined Paul and Silas. Ya, kining mga pastor ning na work na leaders sa Ginoo, mga workers sa Ginoo, daghan man nadala nila, doon na ni kontra na pot. The Jews who were not persuaded, becoming envious, took some of the evil men from the marketplace. So muna may tabo. Ang imog yung kumubo against ka sa tao, pangita yung kag-evil. Ang evil yung pangitaan. Kaya nang mga taro, hindi mo na ako sa ilin mo. Diba? So muna yung nagibuhat, kita sila mga evil men in the marketplace, naghimo siya mab, then ilang gigubot ang city, then he attacked the house of Jason, and sought to bring them out to the people. So may nature sa mga tao na, mga leaders na, makita nila, uy, ma-obvious pa ang ilang mga binuhatan ng lima, oh. They will find any bad information about you. Kanya, ato po na sila magkuha o bad information sa mga tao na bilik po nagtinarong. And, isa, no, sakit niyo kayo. Takang yun, wow. We are not even receiving a single centavo and we experience all these mga problems na wala nang mukibuha, sakit ni kayo. But one thing that is giving us hope, hinihingo ni Christ. Blessed are you when people revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. So kita, magtarunta, gusto tayo musulong kay Christ, just like itong Bible study ito kanina, kanya, malain sila, masuko sila, himo sila ang mga false accusations against you. Sige lang. Because it's an account of Christ man. Ato, nag-suffer ka. Sama sa, wala, 1 Peter 4.16. Yeah? You suffer as a Christian, you should not be ashamed, but glorify God because you bear that name. Pero suffer ko ka as an evil doer, there's nothing to be proud of. There's nothing to be happy. Tingnan ni Christ, right? Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. So makita na ito, dili lang panahon ni Christ, even the prophets before Christ, it's really the nature sa kaaway na ilang i-persecute ang sakto and they will gather people against sa nagtudlog sakto or nagdinikamot ng nagtudlog sakto. But muna, without this promise, siguro mag-give up na ta. Ha? Kapwe. Ano na ako dyan? Oh, wakay na ito si CD, hindi na siguro si Tabo. And you experience all these things. Hindi yun kaya. But anyway, thanks be to God, Christ assured us. Pahalag gabi, negative ang ilang mga isulti sa ato. Okay lang yun. Basta, pili negative ang tanaw sa Ginoo sa ato. What matters is ang tanaw sa Ginoo ngayon. Not the fan sa tao. Okay. So, with that, no? Natay upat ka points ganina, no? Diba, atong title is Beware of False Religious Leaders. Or Fake Religious Leaders. So, una is, familiarize first the scriptures. Pag-listen yung pag-ila sa mga fake religious leaders without your knowledge of the Bible. Kanya, ikaduha, try to assess kung saan ilang mga motibo. Makita itong mga selfish motives na usasabak para na string lying. Kaya kung may pagtabon sa selfish motives, niya, usap ko na sa makita ni mo nga, makubantay na ka. This is a fake nga religious leader. And then the third one, no? You have to know their better fruit. So kung sa may nakita, kung sa may ipikto siya pamilya, for example, makita ba nato na ganyan lahi ang iyong pamilya or naghimo raga po ng dilima o. Sa ako naging yun, o pamilya na na-training mo, gikan Diyos pagkabata. Lahit ko, ang bago lang ka na Christian, dagko ni mong mamaanap, wala ni mong madala, tuloy ka dagko na. So, ito yung muna in proper context. And then, ang katulo, i-exemplify tayo na ito, tumunsang sakto, and kining mga tawahan na ma-expose mo ni sila, they will say, create something, say something against you. Falsely, and hindi ko sila maminaw ni mo, at ko sila maminaw sa mga dilipo kinahan. So, ito sa ito introspection. Have we been misusing or abusing the scriptures to condemn the real leaders? Kung sa'yo, naman sila yung mga bay, naman sila yung gapoy versus yung mga gamito. Kaya nga, basta, nakaspirits ko nga na,
Pero, yeah, you can use verses, Satan can use verses to promote his panosa, ayang agenda. So, I hope wala ta nag-misuse o abuse sa scriptures na ato na nung ang real leaders o mga true leaders. Next, have we spotted our leaders' selfish motives because of our Bible knowledge or biblical knowledge? Nakabantay na ba ta? Because nakipara tao, ingani-ingani din eh. Next, can we distinguish the fake leaders from real leaders by observing their lives? And then, so I exemplify, have we exposed fake leadership because we have exemplified real leadership? So, yung dilita, magtago na lang. Nakita na to, kasayok na siya, parugyot. Ayaw kahadlok. Hadlok yung ino kaysa tao. Bahalag, pinaka-head pa na siya, inilapos siya sa tibukulikultan. Hindi siya mabalita to the mind because napahead niya si Christ. So I hope, kadayon tayo ng mga gamot, we exemplify the real leadership despite sa mga ads na ito may encounter. Okay? So nakasalamat. Huwag na natin ang pagpupunan ko tayo.